皆さんこんにちは、コレステロ先輩です。元気ですか？今日は休日だから暇ですよね。なんか本体ブルー教えてあげようと思います。頑張ります。 Alright、 それはマキシムラナタイヤの So, フィジのドトロンゴが言うこんあのアンタワグさ body parts ng katawan in Japanese、no? So, kaya umupo ka lang dyan, makinig ka at sundan mo yung video na to hanggang sa huli. Para kahit pa paano is kahit sa body parts man lang is magkaroon ka ng idea kung ano nga ba talaga ang body parts in Japanese. Okay? So yan, parang nga pala sa mga bago sa channel ko, don't forget to subscribe and click the bell button para ma-notify kayo sa mga bagong video ng i-upload natin. Kasi syempre, para sa mga video ng i-upload ko is mauna ka sa panonood. Okay? Ma-notify ka kaagad. Okay? Okay, para naman sa mga nakapag-subscribe na at nakapag-follow na sa ano natin, Facebook page natin, maraming salamat dahil nandiyan ka pa rin. Nanonood hanggang ngayon. Okay, maraming salamat sa suporta nyo. Ayan, sobrang na-appreciate ko lahat ng bagay na yan na ginagawa nyo. Okay? So, pero syempre, kuha mo na ang jacket. Sobrang lamig talaga. Okay, saglit lang. Ayan, ayan. Sobrang lamig. Grabe. Ayan. So, yung guys, so, makita nyo sa likod ko is yan, may magtatrabaho na naman. No? Inaayos nila yung daan dito. No? So, paganda na siya ng paganda. Okay? Ayan. Sobrang lamig. Tsaka medyo makulimlim ngayon. Okay? So, ayan. Huwag na nga natin patagalin. Okay? Ayan. So, kasi sobrang lamig na ngayon. Tapos makulimlim pa. Wala pang araw. Ano? Ayan. So, magsimula na agad tayo. Ayan. Pero syempre, bago ko magsimula, ayan. Shoutout nga pala sa misis ko. Kasi siya nagbigay ng idea na to. No? Na i-share sa inyo yung body parts in Japanese. Kasi para may matutunan kayo yung mga basic lang, no? Kasi nga pala, hindi ko pa na-share sa inyo to yung body parts ng katawan. So, ito yung mga pinaka-basic na pwede nyo malaman, okay? Ayan, so magsimula tayo sa ulo, okay? So, magsimula tayo sa ulo. Ano nga ba yung tawag sa ulo in Japanese? Okay, yung tawag sa ulo in Japanese is atama, no? Atama yung tawag dyan sa ulo, okay? Ulo. At yung mukha ko na to, mga kaibigan. Yung mukha ko na yan. Ayan. Yung mukha ko na yan, mga boss, ang tawag dyan is kao. Kao means face, okay? Kao means face, alright? And then, eto naman yung buhok na to. Ayan, medyo mahaba na nga. Yung tawag sa buhok na yan is kami. Kami ang tawag sa buhok, okay? Eto naman sa tenga, ang tawag sa tenga is mimi. Okay, mimi ang tawag sa tenga, alright? And then, eto naman, ang tawag dito, body parts ba to? Pero syempre, share ko na lang sa inyo. Total, nandiyan na rin naman. So, ang tawag dito mga boss is mayuge. Okay, mayuge means, tawag dito, kilay. Kilay ba to? So, kilay ang tawag dyan is mayuge. Okay? And then, eto naman yung pilik mata natin. Ayan. Pilik mata. Ayan yung pilik mata natin. Ang tawag dyan ay matsuge. Okay, matsuge. Ang tawag dyan sa pilik mata. Okay, yung tawag naman sa pinakamata mo, ang tawag sa pinakamata mo na yan ay me. Me ang tawag sa mata. Okay? Ang tawag naman sa ilong, okay? Ang tawag sa ilong is hana. Okay? Hana means ilong. Okay? Hana ang tawag dyan. Pero may isang mini yung hana, mga boss. Yung hana is flower din yun. So, pero magkaiba sila sa kanji. Okay? Kaya minsan mas magandang matuto ka ng kanji para mabilis mong malaman kung ano yung ibig sabihin nun. Kasi iba yung kanji ng ilong, iba yung kanji ng bulaklak. Pero isa lang ang basa. Okay? So, careful tayo dyan. Okay? And then, ito naman yung kuchi natin. Okay? Yung bibig, ang tawag dyan is kuchi. Okay? Kuchi ang tawag dyan sa bibig. Alright? Kuchi ang tawag dyan. Ito naman, ang tawag dito sa chin natin, mga boss. Sa chin. Okay? Ang tawag dyan is ago. Ago means chin, mga boss. Okay? O nga pala, sa video na to, sa huli, meron akong gustong i-share sa inyo, no? Kaya abangan nyo lang yung are nung lalaki tsaka babae. Kasi meron yan silang tawag dyan sa are nung babae tsaka sa are nung lalaki. Kaya sit back lang dyan at manood ka hanggang sa huli para malaman mo kung ano yung pinaka the best parts dyan. Okay? Ayan. So, sana nga ba tayo? E di naman tayo sa neck. Okay? Ano yung tawag sa neck? Ang tawag sa neck ay kube. Ang tawag sa neck ay kubi. Kubi? Parang ganon. Kubi ba ang tawag dito? So, yun nga yun siya, mga boss. Kubi. Okay? Ang tawag naman dito sa balikat natin is kata. Kata. Okay? Ang tawag naman dito, mga boss, sa dibdib is mune. Okay? Mune ang tawag dyan sa dibdib.
Okay, sa tiyan naman, no, sa tiyan. Okay, sa tiyan. Ang tawag dyan sa tiyan is unaka. Unaka ang tawag sa tiyan, mga boss. Okay, anong tawag sa kilikili? Ang tawag sa kilikili is waki. No? Wakinushita. Wakinushita, mga boss. Okay, pwedeng ganon. Pwedeng waki lang or wakinushita. Pwede rin yun. Depende yun. Depende yun sa pagkakaintindi nila. Okay, basta ganon. And then, ang tawag naman dito, mga boss, sa siko natin. Sa siko, ang tawag dyan is hiji. Hiji means siko. Okay? Hiji means siko. Ito naman is ude. Okay, ang tawag dyan is ude. Okay, ude ang tawag dyan, mga boss. Ude, ude. Then, ito naman is yung te. Okay? Yung te. Ano ang tawag sa te na yan? Kamay yan. Anak, anihongo na pala. Ang tawag sa kamay is te. Okay? Te ang tawag sa kamay. Pero alam nyo ba, mga boss, sa Japan is may mga tawag sila sa bawat isang daliri na yan. Galing, di ba? Noong una hindi ko alam yan. Ang alam ko lang is te. Pero lately nalaman ko siya, mayroon pala talagang meaning yan. Okay? Mayroong pangalan itong mga to. Okay, yung number one ito is yung thumb natin, thumb. Ang tawag dyan is uyayube. Okay? Uyayube. Okay? Uyayube. And then ito naman, sashiyube, mga boss. Sashiyube. Ito naman is nakayube. Okay? Nakayubi ba? Yubi? Malayata nga na ako, pronunciation. Basta ganun. Nakayubi. Ito naman is kusuriyubi. Okay? Kusuriyubi. Ito naman is kuyubi. Okay? Kuyubi. Ano nga ba yung meaning ng mga yan? Okay? So, isishare ko sa inyo saglit lang. Itong uyayubi, mga boss, ito yung kanji ng oya. Parents, no? Mag-parents siya. Parang hindi ganun kalakas yung kamay mo. Kaya, tinawag na itong uyayubi kasi parang ito yung pinaka-parents ng ano mo, diba, sa isang family. Alam niyo, sa isang family parang ito yung pinaka-parents, ito yung pinaka-strong, parang ganoon siya, mga boss, no? Kaya uyayubi ang tawag nila diyan. Naman dito, mga boss, is sashiyubi. Okay, sashiyubi. Ang ibig sabihin niyan ay pagtuturo, no? Pagtuturo, ito yung ginagamit nila sa pagtuturo. So, sashi means turo, mga boss. Okay? Ito naman yung nakayubi. Nakayubi is sila lang naman to. Is naka means gitna. So, nasa gitna siya. Okay, middle finger. So, naka means gitna. So, kaya tinawag nila itong nakayubi. Itong kusuriyubi, mga boss. Kusuriyubi, yung kusuri dito yung Japanese, mga boss, is gamot. Okay, gamot. So, may iba rin meaning yon. Yung meaning nila dito is yung pasokan ng ring. Okay? Di ba, pasokan ng ring to? So, parang nawawala yung, kasi natanong ko yung senpai ko dati. So, parang nawawala yung pag-alala mo kapag pinakasalang ka ng girlfriend or boyfriend mo, no? So, parang naka, ang tawag doon? Parang nakakagaling. Ganun ba ang tawang term doon? Kaya tinawag na itong kusuriyubi. Ito yung kuyayubi naman, mga boss, is maliit lang kasi siya. So, kuyayubi. Okay? Yun lang naman yung mga meaning nun. So, para mas mabilis yung siyang matandaan. Okay? Ayan. And then, yung itong likod naman, ang tawag sa likod na ito, mga boss, is senaka. Senaka ang tawag sa likod. Okay? Senaka. And then, tawag sa puwit naman, sa puwit, ang tawag dyan is shiri or ushiri, mga boss. Okay? Ushiri. Yan. Okay? So, ang tawag sa tuhod, mga boss, is hiza. Hiza means tuhod. Okay? Ang tawag sa legs, yung ito, yung hita, momo. Momo ang tawag sa hita, mga boss. Okay? Pero syempre, mayroon ibang term ata dyan. Hindi ko lang alam. Pero syempre, kalimitin yung nalalaman ko, ay naririnig ko pala, is momo, no? Momo di kain eh. So, ibig sabihin, laki ng legs mo, ha? Parang ganun. Okay? So, ito naman, mga boss, yan, yung paa. Ang tawag sa paa is ashi. Okay? Ashi. Okay? Ashi ang tawag sa paa. So, yung joint naman sa paa, ayan, yung joint sa paa, ang tawag dyan is ashikube. Okay? Ashikube ang tawag dyan, mga boss. Parang ganun, kube, neck, ito yung gumagalaw-galaw, diba? Ito ganun din. So, tikube ang tawag rin dito, mga boss. Tikube. Yung sa paa, ganun din. Ashikube. Okay? Ang tawag naman dito, mga boss, ang tawag dyan is kakato. Okay? Kakato ang tawag dyan. Okay? So, yan. Ito na tayo sa best part, no? So, sa best part na tayo. Okay? Ano nga ba yung best part na pinangako ko? Yung best part na pinangako ko is yun nga, yung ari ng lalaki tsaka ari ng babae. Okay? Ari ng lalaki tsaka ari ng babae. Okay? Ano nga ba yung ari ng lalaki? Sasabihin ko pa ba? Sasabihin ko pa ba? Okay, sige na, pinangako ko eh. Okay, yung ari ng lalaki, mga boss, ang tawag dyan is ito, chin, diba to? Chin.
Doble mo lang yung chin. Chin-chin means ari ng lalaki. Okay? Ari ng lalaki ang tawag dyan is chin-chin. Okay? Sa babae naman is, kadalasan ko naririnig is mangko. Okay? Mangko. Okay? Pwede mo rin siyang tawagin umangko, mga boss. Okay? So mangko kasi pinaiksi lang nila. So pag umangko, parang medyo mahaba siya, no? Parang tinanggal lang yung isang letter. So pareho lang ang meaning na. So umangko. Okay? So, pero syempre, mag-iingat pa rin kayo kasi sa Japan is merong katakana ng mango. Mango, mangko. So, mag-iingat kayo diyan lalo na sa pagsusulat kasi yung go at ko medyo magkadikit lang yan kapag nilagay mo ng teng-teng sa taas, so magiging go. Kapag walang teng-teng is ko na siya, no? So, depende pa rin 'yon. Kaya mag-iingat kayo lagi, okay? Mami-misinterpret kayo ng mga Hapon, okay? So, yun. Ayan, so natutunan nyo na yung mga basic parts ng katawan ng tao. So, panoorin nyo lang ulit yung video na to. Ayan, para matutunan nyo siya, no? Hindi nyo siya masasaulo ng biglaan lang, mga boss. So, panoorin nyo siya ng paulit-ulit, okay? Ayan, kung ikaw yung sa video na to, hanggang sa huli, ayan, maraming salamat sa panonood. Na-appreciate ko yung effort mo kahit na busy ka, kahit na may ginagawa ka, nanood ka pa rin hanggang sa huli. Diyan ko pa lang na nakikita na na-appreciate mo yung ginagawa ko. Okay? So yan, dahil sa mga kagaya mo, parang mas nag-ano ako, ang tawag niyan, mas na-encourage ako na gumawa pa ng maraming video kasi maraming taong kagaya mo na nanonood sa mga content na ganito na mayroong matututunan na basic. Okay? Basic lang naman eh. Hindi naman yan talaga pang N2N1. Wala pa tayo doon, mga boss. Kahit ako hindi ko pa kaya yung mga ganun mag-explain. Pero syempre, why not, someday. Okay? Ayan. So maraming salamat sa panonood. Ayan, kung ikaw yung tipong tao hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, so subscribe ka na. Huwag ka nang mahiya, wala namang bayad dyan. At follow mo na rin yung Facebook page natin. Okay? Ayan, so maraming salamat sa panonood. Ingat kayo lagi. God bless. Ingat yung family nyo. Okay? Mag-ingat tayo sa virus, mga boss. So dito kasi hindi kami laging lumalabas kahit na may free time kami, no? So hindi namin kailangan lumabas kasi delikado. Okay? So ayan, maraming salamat sa panonood. Ingat kayo lagi. Bye-bye. See you sa next video natin. Okay, abangan nyo. Alright? Bye-bye.